Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito na pong muli si Maestro Virgoso ng Aras Komandar sa Taro ng Sator Coronados upang magbahagi sa inyo ng mga bagay patungkol sa mga karunungang lihim. Nais kong itakel up ngayon yung tinatawag nilang yung paano ba malabanan ang kulam? Paano ba makaiwas o hadlangan yung ganito mga bagay? Sabi ko nga sa inyo, una muna sa lahat ay salamat sa dakilang isa na mabuti sa kaitasan sa kanyang pagbibigay ng sandali sa atin ngayon na makapagbiyahagi tayo ngayon ng mga bagay-bagay at maraming salamat po sa inyo nag-iisang Diyos na tunay, totoo na mabuti sa kaitasan sa pagkakataong binahagi niyo sa akin para makapagbahagi ako muli sa pangkalatan ng ganitong mga uri ng mga kaalaman upang sa ganun ay magkaroon sila ng mga tamang kaalaman para hadlangan ng ganitong mga bagay at mas maintindihan nila yung mga bagay-bagay patungkol sa karunungan din at upang madepensa nila ang kanilang sarili, ang kanilang mga sariling pamilya, gayon din po ang kanilang mga mahal sa buhay at makatulong din sila sa mga taong nangangailangan ng tulong ng mga walang hinihingi kapatid na bagay. Shoutout po pala sa lahat ng mga Satorians dyan sa mga panigusulat ng mundo kayo naroon. Ngayon, sa lahat ng mga gumaganap dyan, pasensya na po kayo kung medyo nagiging abala ako at on process na po yung patungkol sa mga nagwagi po sa ating mga pagbunot sa ating membership ng channel at waiting lang po kayo, mag-wait lang po at ipapadala na po on process na po yan. Gusto ko lang itakil up ngayon yung tinatawag nila na paano ba mahadlangan yung mga ganyang bagay at ano ba talaga yung kulam. Actually guys, yung kulam o yung mga barang katulad ng mga masasamang bagay na kayang pasakitan ng isang tao sa maraming paraan yan eh, marami silang pamamaraan kung paano nila ipasok sa tao yan, bigyan nila ng matitindi sakit hanggang sa ikamatay nila ng tao ito, ipasok sa sirkulasyon ng katawan ng isang tao, gumagamit sila ng mga itim na mahika, kumukonekta sila sa mga matataas na mga elemento, ng mga elementong itim o mga masasamang elemento para may sakatuparan nila ang kanilang mga ninanais, mga masasamang ninanais. Ngunit sabi nga nila, paano mo mahadlangan yung ganito mga bagay? Una po, sabi ko nga sa inyo, ang anumang mga bagay patungkol sa karunungang lim, yan ay pangalawa lamang. Ngunit sabi ko nga, ay ilalapit natin ang sarili natin sa nag-iisang Diyos na tunay at totoo lumubot sa kaitasan. Yan ang pinakauna sa lahat. Ngunit sa paanong paraan, sabi nga nila, na mahadlangan mo yung mga bagay na yan. Ang mga karunungang lim po na binabagi sa pangkalatan, sabi ko nga sa inyo, hanapin po ninyo, hingiin nyo ang gabay sa dakilang isa, sa mga mabubuting gabay, ang paintulot na mahanap nyo yung mga bagay na yan. Hindi po sinasabi ko na in general na ako at magtuturo sa inyo. Ngunit sabi ko nga sa inyo, malaya kayo. Ngunit para sa akin, sabi ko nga, ako ay nagbabahagi lamang ng aking mga personal na experience sa paglaban sa ganitong mga uri ng mga tao, naman mga kakayahan din ng mga ganyan, upang labanan yung mga ganyan mga gawain. Naririyan ang channel, pasukin nyo yan. Unang-una, sabi ko nga sa inyo, bago nyo gawin yung mga bagay na yan, ay siguraduhin nyo sa sarili nyo na kung ano ba talaga ang inyong purpose, ano ba talaga layunin nyo. Sapagkat hindi nyo masusumpungan ang mga bagay-bagay patungkol sa karunungang lihim na makatotohanan kung sa simula't simula ay hindi kayo nagiging totoo sa sarili nyo. Sabi ko nga sa inyo, ang susi sa lahat ay maging totoo ka rin sa iyong sarili. At bukod pa doon, may mga bagay na napag-aaralan din para labanan yung mga ganyan. Sapagkat in such a way na kapag tinuntun mo ang karunungang lihim, magkakaroon ka ng mga pandepensa para hindi ka mapasok ng kalaban. Magtataka ka, magtataka ng iba, magtataka sila bakit hindi ka basta-basta tinatamaan ng iba. Sapagkat may mga gabay ka rin, magkakaroon ka ng mga gabay, magkakaroon ka ng mga kasama mo rin na talagang didepensa ang kanyan hanggang sa huli, hanggang sa huling hininga ng buhay mo. At bukod pa doon, sabi nga nila, depende sa paggamit mo ng isang bagay. Yung mga tao na kumukonekta sa matataas na uri ng mga masasamang nilalang, yun yung gumagawa ng mga itim na mahika. Na gumagawa ng mga... Sapagkat may kakayahan silang gumawa ng mga ganun bagay. Sa pamamagitan ng mga elemento na yun, may kakayahan, may kapangyarihan. Ngayon ang gagawin mo, lalabanan mo at some point yung mga ganun bagay. Sapagkat hindi ka naman papayag na ubusin kayo ng pamilya mo. O kaya naman saktan yung mga mahal mo sa buhay, syempre hindi ka papayag ng ganun. Kaya hangga't maaari, sabi ko nga sa inyo, hindi siya para na kayo gaganti.
ang paraan natin ay didepensa tayo at puproteksyonan natin yung mga mahal sa buhay natin at yung mga taong malalapit sa atin at yung mga taong mga nangangailangan ng tulong sa pamamagitan ng ating pagmimisyon. At ano ba yung mga, paano ba nila na ipapasok sa mga katawan ng isang tao yan? Ayon din sa aking pagsasaliksik, isa ka sa personal na nasaksihan ko rin yung mga ganyang bagay sa aking magulang, sa aking nanay. Maraming paraan po na nagkakaya nilang gawin yan. Unang-una, sabi ko nga sa inyo, sa mga picture, sa pagkain, sa yapak ng isang tao, sa hibla ng buhok, kaya nilang gawin yan. Kahit sa mga social media, huwag po kayong kakapakasiguro, sabi ko nga sa inyo. Basta na-picturean din kayo yan, makuha ka yung mga picture nyo, ay kayang-kaya nila yan, basta malaman ang pangalan mo. Yung buong pangalan mo. Kaya, wala rin ligtas. Pero sabi ko nga sa inyo, ang paniniwala mo na ikaw mangyayari sa ganyang bagay, ay yun ang magtutulak sa'yo para mangyari yung mga ganung bagay. Minsan, sabi nga, mind over body. Pero sabi ko nga sa inyo, kung mas matindi ang paninanalig mo sa dakilang isa, o sa nag-iisang Diyos na ito na ituturo ng mabuti sa kaitaasan, di ka basta-basta papasukin ng mga ganyang bagay. Maraming magtataka kayo, mga ibang tao, hindi basta-basta pinapasok. Yung iba naman, oo nga, sila ay palagi nagpupunta sa bahay dalanginan, ngunit magtataka ka, bakit sila ay pinapasukan pa rin. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, kailangan mag-ingat din. Sa mga pagkain naman, may mga taong nabibigyan sa inyong pagkain, tapos sabay kakainin yun, may karga. Ninakalaw nila ng karga yung mga ganun bagay. Lalo sa mga, minsan may mga handaan, minsan naman may bibigay sa'yo, alam mo, nagmamagandang loob, pero pala, target ka na pala. Kasi yung mga tao na yan, sa totoo lang, kapag nakagawa sila ng masama sa kapwa nila, parang tumama yan, parang nanalo sa ano yan, sa, ano, parang nanalo ng malaki. Parang ganun yung pakiramdam nila. Yung mga ganung tao, parang pag nakakasakit sila, tontuwa sila, mas lumalakas sila sa ganun. Which is mali, di ba, sabi ko nga sa inyo. Pero tayo, sabi ko nga, hanggat na, sabi ko, narito tayo, na yan, lalabanan natin yung mga ganyang bagay, huwag ko kayo matakot, tsaka alisin nyo yung takot sa sarili nyo. Yun po ang mga bagay, kapag, kasi kahit alam mo yung mga bagay na yan, kung may dinadaga yung dibdib mo, useless lang din yan. Sabi ko nga sa inyo, paano ka lalaban kung dinadaga yung dibdib mo? Alisin mo yung takot sa sarili mo. Yan yung pinakasusi rin. Maraming mga uri ng mga susi na mga dapat mong malaman, matuklasan. Pero ang unang pinakasusi, sabi ko nga sa inyo, ang pakikipag-ugnayan mo sa dakilang isa o sa nag-iisang Diyos na tunay at totoong mabuti sa kaitaasan sa mga mabuting gabay mo. Kapag nasampungan mo na ng iyong mga gabay, nakausap mo yung mga yan, nakasalamuhan mo na sila, magugulat ka, sabi ko nga sa iyo, kahit yung mismo yung mga makakaharap mo sa hinaharap ng mga tao na may mga kakayahan ng mga ganyan na manakit, ay iiwas at iiwas sa iyo sapagkat takot sila sa iyo. Kasi anytime pwede silang mawala. Pwede rin silang kapag nahuli mo sila, kapag sila ay napapasok mo sa isang ano, pwede mangyari yun. Mawawala at mawawala yung mga yan. Ako ay isang patunay na makatotohanan yung mga ganyang bagay. Kung ang mga taong manggagamot din ay mga lihiti mo, sabi ko nga sa inyo. Sapagkat ako ay naranasan ko na yung mga ganyang bagay at nakarating tayo sa ganyang sitwasyon at hindi ko na kailangan patunayan din sarili ko na ihayag pa kung anong meron sa akin. Bahala na kayo sa inyo, yung mga gabay nyo, magtanong kayo at sa mga nakakakilala sa akin. Wala naman tayong tinatago sa ating sarili patungkol sa mundo ng spiritual kung sino talaga tayo. Sabi ko nga sa inyo, ako ay kabahagi ng pito, hindi mawawala, hindi mabubuo. O, wala rin ang pito pag wala ako. Hindi mabubuo ang pito pag wala ako. Kabahagi ako ng pito, sabi ko nga sa inyo. At bukod pa doon, sabi ko nga sa lahat ng mga nagmi-mission din, patuloy lang kayo mag-mission. Ano mang bagay na sabi ko nga sa inyo, hindi man tayo makapagbagi ng mga bagay-bagay na sa pamamagitan ng mga financial, kung minsan nagkakaroon ng shortcoming sa atin, sapagkat tayo dumadaan din sa mga personal na pagsubok, ako'y humingi rin ng paumanin sa pangkalatan, sapagkat ako nga, sabi ko nga sa inyo, ay may mga personal din na mga bagay-bagay na inaasikaso sa ngayon, kaya medyo ako'y nagiging abala. Ngunit ako yung panalangin ko at ang simpatya ko sa inyo at ang pakikiramay ko sa pangkalahatan ay naririyan. Hindi mawawala yan. At mahalaga kayo sa akin lahat. Ano mang bagay sa mundo ng espiritual ay kaisa niyo ako basta't kayo nasa panig ng personal na liwanag at hindi magabago ang aking kaisipan sa bagay na yan. Ako pa rin ay naririto sa inyo bilang tagapagturo ninyo. Marahil sa iba ay nagiging big deal yung pagiging maestro, sabi ko nga sa inyo. Kung nakalibad pa rin yung iba sa akin sa pagiging maestro, ay pwedeng tawagin nyo na akong guro o teacher o tagapagturo.
sabi ko nga sa inyo. At bukod doon, sabi ko nga sa inyo, wala akong binibentang medalyon, wala akong binibentang libro. Ako po ay nagbabahagi lamang ng aking mga personal na karanasan patungkol sa mundo ng espiritual. Yan naman pong binabahagi ko sa inyo sa ngayon, at marami pa tayong tatalakayin sa mga susunod. Naglaan na ako ng kahit kunting oras lang para kamustahin kayo lahat, guys. At sana anumang bagay sa mundo ng espiritual, pagsikapan nyo, pag-igihin nyo ang sarili nyo, linangin nyo ang inyong mga kakayahan, at sa tatlang araw nang inyong tanggapin nyo ang inyong pinakadakilang misyon, mabasbasan kayo, huwag na huwag nyo kakalimutan kung saan kayo nagsimula. Huwag din lalaki ang ulo ng iba at maging mapagpakumbaba sa lahat ng pagkakataon. Maraming maraming salamat po sa inyo sa lahat, at God bless po sa inyo sa lahat. Yesuwa masaya, Yesuwa masaya, Yesuwa masaya.